Sa paggunita sa National Astronomy Week, isinusulong ng DOST o ng Department of Science and Technology ang pagkakaroon ng Philippine Space Agency. Ilan daw sa mga benepisyo nito ang pagbabantay sa lagay ng panahon, pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon tuwing may sakuna at pagtitiyak ng seguridad. My special report, si Leigh Alves. Bata pa lang daw si Hans, pangarap na niyang makapunta sa kalawakan. I find space amazing. I want to explore, understand the world around me. Tila suntok man daw sa buwan, gumawa pa rin siya ng paraan para kahit papaano mapalapit siya sa kanyang pangarap. Pumasok siya sa Rizal Technological University, ang pinakaunang universidad sa Pilipinas na nagkaroon ng kursong astronomy. This was first offered way back 2007. Sa ngayon, isinusulong ni Dr. Rogel Maricese ng DOST o Department of Science and Technology ang pagsasabatas ng paglikha ng Philippine Space Agency o PhilSA. Pero hindi lang daw ito tungkol sa pagpapadala ng astronauts sa kalawakan. There are some things that are much closer to home that's even the ordinary Filipino can benefit. Kapag naipasa kasi ang batas na siyang lilikha ng isang space agency, malaki raw ang magiging pakinabang ng mga Pilipino rito. Ilan sa mga praktikal na gamit nito, ang pagbabantay sa lagay ng panahon, ang pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon sa gitna ng matitinding sakuna, gayon din ang pagsubaybay sa mga galaw sa ating teritoryo para matiyak ang seguridad ng bansa. Pero habang wala pang batas, gumugulong ng National Space Development Program o NSDP na siyang magiging balangkas ng PhilSA. Isa nga sa mga naging unang proyekto ng NSDP, ang pagpapadala sa kalawakan ng Diwata 1, ang kauna-unahang microsatellite na binuo ng mga Pilipino at nagsisilbi ngayong mata ng Pilipinas sa kalawakan. Ang operations ng Diwata 1, I'm glad to say, is up and running. Nagsisend siya regular ng mga images. Very soon, we will release it all in public. Balak na rin daw itong sundan ng DOST. Sa 2018 kasi, planong ipadala naman ang Diwata 2. Ayon din sa ahensya, posible ngayong taon na magkakaroon ng isang centralized space agency ang Pilipinas. Noong 2014 pa raw, may budget ng nakalaan para rito. Batas na lang daw talaga ang hinihintay. We're behind already in terms of space development. All our ASEAN neighbors are progressing very rapidly. This space is no longer a luxury. It's already a necessity. Wala pa man tayong space agency sa bansa, may mga Pilipino nang gumagawa ng pangalan sa space technology at nangunguna pa sa ilang proyekto ng NASA o ng National Aeronautics and Space Administration sa Amerika. Gaya na lang ni Dr. Ralph Basilio na siyang nangunguna sa pag-aaral ng NASA sa carbon dioxide sa kalawakan. Si Engineer Lloyd Manglapus naman, sinisigurong maayos ang andar ng Curiosity, isang rover na nasa Mars ngayon para maghanap ng bakas ng buhay sa planeta. Isa rin sa mga nasa likod ng Mars mission na ito, si Engineer Gregory Villar. I will be part of the surface operations team. I am called a science planner. Singlawak ng kalawakan ang potensyal ng mga Pilipino pagdating sa agham. Kailangan lang ng wastong suporta para malinang ang ating kakayahan. Leigh Alves, GMA News.